Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng saguting kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sampung utos ng Diyos at anumang utos na galing sa Diyos ay hindi ibinigay sa atin upang i-control tayo. Yan ang pananaw ng marami sa mga utos. At yan ay may mga paraan para pag-control sa atin. Maaring gawin ito ng mga tao, lalo na ng mga authoritarian regimes. Marami silang mga batas na pinapatupad upang kontrolin ang mga tao. Pero hindi ganyan ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos sa mga utos upang ang mga ito ay magsilbing gabay sa ating buhay. Hindi para tayo mawala, para hindi. Binigay ng Diyos ang mga utos upang ito ay magsilbing gabay sa ating buhay para hindi tayo mawala sa daan na magdadala sa atin sa kasiyahan. Sa totoo lang, ang mga utos ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng paraan upang paano tayo magmahal. Kaya kung tayo ay nagmamahal ng tunay, sinusundan natin ang mga utos ng Diyos. Kung tayo ay nagmamahal, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nandaraya, hindi natin ninanakawan ang mga mahal natin, hindi natin hinahalay ang minamahal natin. Ang mga utos ng Diyos ay paraan para magmahal. Kapag sinusunod natin ang mga utos na ito, nagmamahal tayo ng tunay. Dahil dito, sinabi ni Pablo na ang pag-ibig ay ang kabuuhan ng kautusan. Love is a fulfillment of the law. Maaari bang utusan mo ang isang taong umibig? Ang karaniwang sagot ay hindi. Mali ang pananaw na ito. Bilang mga Kristiyano, tayo'y inuutusan na magmahal. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Inuutusan pa nga tayo ni Jesus na mahalin ang ating kapwa. Sinulat din ni Pablo, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Ang pag-ibig pala ay isang sagutin, isang obligasyon, isang utang na dapat bayaran. Totoo ito kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nanggagaling sa feelings, sa damdamin.
Para sa maraming tao ngayon, hindi tayo mauutosan na magmahal kasi ang tingin nila sa pag-ibig ay isang damdamin lang. At hindi nauutosan ang damdamin. Basta na lang ito dumadapo sa atin. May damdamin nga sa pag-ibig, pero ito'y isang maliit na bahagi lang ng pag-ibig. Ang pagmamahal ay galing sa kalooban. It comes from the will and not from the feeling. Ito ay ginugusto. Ginugusto natin tumulong. Ginugusto nating magpatawad at hindi maghiganti. Ginugusto na magpasyensya. Yan ang tunay na pagmamahal. Mayroong self-discipline ang tunay na pag-ibig. May mga bagay na ginagawa natin kasi tayo'y nagmamahal. At may mga bagay na hindi natin ginagawa dahil sa tunay na pagmamahal. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming magmahal ng tunay sa Diyos at sa aming kapwa. Buksan mo ang aming isip sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.